Meron tayong pupuntahan na Mitsubishi Mirage ngayon. So, ang concern niya dito guys, maingay pagka namimreno doon daw sa kanyang harapan na brake. So, ngayon i-check natin kung bakit umiingay yung kanyang brakes no sa harapan. So, ngayon guys, paalis na kami para ma-check namin yung sasakyan. Ayun, babiyahin na tayo. Dito lang din malapit sa amin. So, kakilala din namin yung may-ari no. So, tinawag lang sa atin, maingay yung kanyang preno pagka sa tuwing inaapakan niya yung brakes niya no. So, check natin kung bakit umiingay. Check na rin natin yung brake pad niya kung makapal pa yung condition ng rotor. So, tinanong ko siya, hindi naman daw naninikit. So, maingay lang talaga siya, kumakaskas. So, check natin yung condition ng rotor niya tsaka brake pad ngayon. Tsaka i-share ko sa inyo kung paano magkalas ng brake pad noon tsaka rotor disc. Kung sakali mang may problema yung rotor disc niya. So, andito na kami guys. Malapit na kami sa location na pupuntahan namin. Ayan. Ito na tayo. Tayo malapit. Kaso may nakaparada. Nakaharap na kaya yun. Ito na tayo sa location guys. Tatabi ko lang naka. Bumaba ka na para may tabi. Paparada lang tayo para ma-check na natin yung mirage. So andito na tayo ngayon sa mirage guys, na gagawin natin. So paparinig ko lang sa inyo yung ingay. Yan, narinig nyo? Yung parang pumipito. So narinig nyo yung pumipito na yun guys. Sobrang ingay po sa harapan. Pagka umaapak tayo ng brakes no, parang may naiipit. Road test ko lang saglit ha. Yun, pag umapak tayo ng preno, sumisipol. Yan, ang ingay diba guys. Narinig nyo, pag umapak ako ng preno, sobrang ingay. Ayan o. Ang ingay. Ayan o. Yan, mababaw na apak ng pedal. Pero hindi naman siya totally naninikit no. Pag umaapak lang tayo ng preno, so saka nagkakaroon ng ingay yung ating Mitsubishi Mirage. So yun, sobrang ingay. Akala mo bakal sa bakal na. Sa kanan harap po ang pinakamaingay kong naririnig na part na umiingay na brakes no. Ayan, sobrang ingay. Ayan, so ngayon guys, paparada lang natin to. Ayan no. Uy, halika dito. Dito, dali. Sus, Maria Josep. Muntik pa kitang matrasan. Ay, nako. Hahaha.
sasabihin, kinidnap kita. So ngayon bubuksan na natin, guys. Ay, pakawalan na natin itong alaga na to. Ayan na. Nak, dito ko na lang siya kakalasin. Dito na lang? Oo, kasi ano dun eh. Masikip. Masikip. Asa si Dante, para pansin mo? Binitawan mo lang eh, munti ko na matrasan. Asa na? Diyan. Paya kaya sila tita mo? Ha? Tanong mo kay tita mo. Ano gagawin? Diyan, dito ko na lang kalasin. Dito kaya, para malilim. Saan? Dito. Pwede kaya rito? Pwede yan. Eh, kanto eh. Ha? Kanto. Okay lang, wala naman. Sige. So ayun guys, ito yung Mitsubishi Mirage na gagawin natin. So tuturo ko lang sa inyo kung paano mag ano, no? Mag-check ng brakes dito na maingay. Ayan. So i-check natin yung brake pad. Tapos titingnan rin natin yung rotor nya, kung wala bang tama yung gilid. So nakakapa ako kasi rito na hindi ko pa natatanggal siya. So yung pinakadulo po doon sa malapit sa ventilator niya, may mga ano na po, may malalim na yung pantay yung gitna. So dito nakakapa natin, may ano, may litaw guys, hindi pantay. So yan po nag-a-cause ng ingay minsan sa ating brake pads, no, pag makapal pa yung brake pads natin. So ngayon kakalasin ko yung gulong sa kanan para makita talaga natin yung kondisyon ng ganyang brakes. Pe, hi Tanshi! Saan ka pumupunta? Dito ko lang. Ayan, gano'n mo. Jajak ako. Jajak na natin to para makalas natin yung ating... Tataas natin ang husto kasi pagka may problema yung rotor, malalagyan natin ng jack stand. So ayan, napansin ko makapal yung brake pad niya, no. Makikita naman natin dito. So ito ang nakikita kung may problema yung rotor. And guys, kumbaga may labi na siya kabilaan, no. Tsaka talagang magaspang na yung rotor niya. Ito guys, hindi natin i-advise na papalitan yung rotor. Kasi kung makikita nyo naman, makapal pa yung pagitan dito sa rotor niya. So dito tayo magbabase sa kapal nung pagitan ng ventilation niya. So ang gagawin natin dito, paparepace natin sa machine shop para pumantay uli yung kanyang rotor. So sayang yung brake pad, so sobrang kapal pa, kaya umiingay siya guys, no, dahil hindi pantay yung lapat ng kanyang brake pads, no. So lilinisin din natin yung brake pad niya, lilihain din natin mamaya yan para bumalik sa dating lapat yung kanyang brake pads. So ayan guys, pag kinalas natin to, gagamit lang tayo ng 14mm na combination, so para sa caliper. Tapos dito naman sa rotor, pag nakalas natin yung caliper tsaka brake pad, so mahuhugot na natin yung ating rotor. So pag hindi po mahugot, kasi minsan kumakapit yan dito sa butas, sa wheel hub yung pinaka-guide niya, no. So gagamit lang tayo ng 12mm na bolt para siya yung magpo-puller o magpo-puller sa ating rotor disc para lumabas pagka kumapit po dito. So mamaya guys, tingnan nyo kung paano kakalasin tong ating rotor disc. So kukuha tayo ng 14mm na bolt. Ay, liabi pala na combination. So nagdala na rin ako ng bolt guys, no, na pangkalas natin doon. Kuha tayo ng 14mm.
Tapos ano pa ba? 12 na combination. Tapos itong bolt natin. Pa, may load ka ba pa? Tingnan mo dun. Dala mo cellphone mo. Ayan, 14mm lang ginamit ko guys, no. Ayan. Yung pin. Ngayon gagawin lang natin, iaangat lang natin to guys, yan. Tapos huhugutin lang din natin dito sa taas. Napakadaling i-DIY ng rotor disc ng mga ganitong mirrors, no. So, ayan. So kung mapapansin mo guys, no, halos wala pang bawas yung ating brake pads. So hindi naman ibig sabihin matigas yung brake pads natin para umingay. So napapansin ko talaga rito, hindi pantay yung kanyang lapat ng kanyang brake pads. Kaya kala mo may naiipit. So ito may 12mm tayo. Yan guys, no. Baka pag pinukpok mo naman yan, masira o mabingkong yung atong rotor disc. So ayan, gumamit lang tayo nito. Ayan, kusa lang siyang magpupuler dyan sa ating rotor disc. Ayan, so tanggal na po. Ayan, ganun lang kasimple pag nagtanggal ng rotor disc ng ating Mitsubishi Mirage. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, ang lalim. Diyan po umano, tumatama yung brake pads natin. Hindi na siya pantay yung ating rotor disc. So makapal pa siya. Kung pagbabasihan mo yung kapal dito sa pagitan ng ventilation, so sobrang kapal, sayang. Stock, original pa. So ang gagawin natin dito, ipaparepage lang natin siya. Ipapamachine natin. So makikita nyo po mamaya yung pagkakaiba nito. Yan po, nagkukos ng ingay na yan. Yung kabilaan na guhit na yan. Ayan. So mamaya guys, paparepaste natin yan. So kakalasin na rin natin yung kabila. Yan o, sobrang kapal pa nga ng brake pads nyo. So lilinisin lang natin yan. Lilihain natin mamaya. Okay. So yung kabila na naman yung kakalasin natin. Dalawa na yung paparepaste natin mga boss. Kabilaan na. So dito na rin tayo sa left side guys, no. So left side naman yung kakalasin natin. So ganun lang din po ang pagtanggal kung paano ko ginawa kanina. So, tanggalin lang natin yung isang caliper pin or yung bolt. Tapos iangat lang natin to. Balik natin para hindi mawala. So hugutin lang natin to mga sir. Yan. So tulad ng sinabi ko kanina, pag nagtanggal ng rotor disc, huwag nyong pupukpukin. Gamit lang kayo ng 12mm na bolt para siya yung mag pull out ng ating rotor disc. Kasi minsan kumakapit po yan dito, hindi nyo kagad na uhugot, oh. Yan, sobrang kapit, di ba? Yan. Yan, kusa lang pong ano yan, lalabas. Dito po kasi kumakapit yan, oh. Yan, pagka kinakalawang yun dito nyo, saka dito sa ating wheel hub. May dalawa akong bolt, kaso isa lang ginamit ko. So ngayon guys, dadali na natin to sa machine shop para ma-resurface natin o kikinis ulit tong ating rotor para hindi siya na magiging maingay. So yung brake pad natin, goods na goods pa, makapal pa po yan. So i-cleaning lang natin yan. So naging problema lang talaga nito is yung ating rotor disc. Nakikita nyo po yan, yung parang labi na yung umbok sa bawat dulo. Yan po ang nagkakakos ng ingay sa ating brake pads kasi hindi pantay yung ating lapat, no, pagka umaapak tayo ng brakes. So kaya kung narinig nyo yung pag-road test natin kanina na umiingay,
kala mo may naiipit na bakal. So dito po yun sa ating rotor. Ayan. So mamaya guys, pag may kakataon tayo, papakita natin kung paano mag-replace yung ating machine shop, no. Sana bigyan tayo ng ano, papapasukin tayo sa loob para ma-videohan natin kung paano sila mag-replace ng mga rotor. Ayan, so dadalhin na namin sa machine shop to guys. So ililigpit ko lang tong ating mga kinalas. So mamaya babalikan din natin to para maikabit na natin yung bagong replace na rotor. Ayan na nga guys, inaalay na ni Kuya yung ating rotor disc para maisalag na sa machine. So inahanapan niya na yung mga adapter saka yung talim nung gagamitin niya doon sa pag-replace ng ating rotor disc para maumpisahan ng i-replace. So ayan na guys, inaasinta niya na. Ayan, malinis na yung ating rotor disc. So makinis na siya guys, ready na lang ikabit natin para te-testing natin kung nawala na yung tunog niya. So kung mapapansin niyo, makinis rin yung ibabaw nito. Nilinis muna nung ano no, machinist para maging pantay doon sa kanilang machine bago nila pa pakainan ng talim o i-replace yung ating rotor disc. So ngayon guys, kakabitan natin. Tapos lilinisin na rin natin yung ating brake pads. Ayan. Meron na rin tayong biniling ayan, brake cleaner. So napakasimple lang po mag-DIY ng mga ganitong mirrors, no. So hindi nyo kailangan magtanggal ng maraming mga bolt para lang matanggal yung ating rotor disc. So ganyan lang po. Tapos ngayon lilinisin ko lang tong ating brake pads. So lilihain lang natin guys. Kuha lang ako ng flat screw. Ayan, tutok mo yung camera.
Susungkitin nyo lang yan. Itong sa outer brake pads guys, may ano to, may guide. Kaya kailangan ibuka nyo muna ganyan. Ito po yung tumutusok dyan sa ating caliper. Ayan, kung mapapansin nyo may butas. So dito nyo po itutusok yan, no? Tutusok po siya rito sa butas para hindi gumalaw yung ating brake pad. So ngayon lilinisin na lang din natin. Ayusin mo kami naman. Ayusin mo naman, huwag ka malikot. Steady lang. Yan, so lilihain lang natin. So pantay lang na kahoy yung ginamit natin para saka natin i-sprayhan ng brake cleaner. Ayan. Yan, para mawala yung dumi. Saka natin isasalpak. So tulad nung tinuro ko kanina, may butas po rito yung kabilang caliper natin. So isushot lang natin tong kanyang guide, no? Yan. Napakasimple lang po. Tapos sa likod naman ganun din, nilinisin din natin para maganda na yung lapat ng kanyang brake pad. Yan, tulad nyan guys, so hindi pantay. Ibig sabihin, aanuin pa natin yan, lilihain pa natin ng gusto. Yan, tapos yung kanina kung mapapansin nyo, may ukit yung ating rotor disc. Kaya po umiingay ngayon dahil ayan, oh, hindi pantay yung kanyang lapat, no? So gawa ng may mga guhit yung ating brake rotor disc. So kaya natin pila masisap. Yan. Hindi pa, may mga natitira pa, di ba? Ayan. Huwag natin titigilang lihain hanggat may bakat pa ng ano guys, no, ng hindi pantay na brake pads. Yan. Wala na ba, boss? Wala na, no. O, saka natin i-sprayhan pagka pantay na pantay na. Yan. Wala na siyang bakat na naiiwan. Okay. Saan ang kakamera mas mula magmatumba? So ganyan lang po, ah. May mga guide lang din po yan. Pagka gusto nyo mag DIY ng mga ganito, yakang yakan nyo na po yan. Yan. So ngayon papasok na natin yung ating caliper. Siyempre, pupunasan muna natin yung ating caliper pin. Tapos, lalagyan na natin ng langis or grasa ng konti. Para maganda yung laro ng ating caliper, no? Punasan lang natin. Maligot. So
grasahan lang natin yung ating caliper pin para mas maganda yung laro ng caliper, hindi siya mag-i-stack. So ang gagawin nyo guys, pasok nyo lang ganyan yan, tapos din ang konti yan. So ganun lang, ganun lang kasi kasimple. Yung bolt na size ng bolt na pantanggal natin dito is 14mm, no? Mamaya road test natin kung nag-improve yung ating pa-resurface ng rotor disc, kung nawala na yung ingay katulad kanina na narinig nyo na ni-road test natin. Okay. Right. So yung kabila naman isusunod natin. Papindot ngayon. Kung ano po yung ginawa natin sa left side, no? So galito rin gagawin natin sa right side. Ayan. So ganun din, bago natin isalpak yung ating brake pads, linisin na rin natin at saka lihain natin, no? Kagaya nung ginawa natin sa left side. So dito sa pagtanggal ng rotor ng mirage, so hindi natin kailangan magtanggal ng caliper bracket. So caliper lang po ang kailangan tanggalin, so mabubunutan natin yung ating rotor disc. So lihain ko muna yung brake pad nito para maisalpak na natin at may road test. Linisan natin yung caliper pin. Ito ulit. Screw. Yan. So ayan guys, tapos na yung ano natin, pagkabit natin ang caliper at saka rotor disc. So i-road test na natin, pagkatapos natin i-cleaning naman yung likod na brakes. So ayan guys, natapos na rin natin yung ating nirepace na rotor disc. So ngayon guys, i-road test natin kung may tunog pa. So eto, iniikot-ikot ko na siya.
Kung marinig nyo kanina yung ingay bago natin na pina-replace yung ating rotor disc. So ngayon guys, nag-improve na at okay na. Ayan o. So kahit pa preno ka in, kahit bigla ang preno o dandahan, wala na sa yung parang umiipit na metal dun sa ating preno, no? So ang nangyari naman dito guys, hindi naman naninikit yung kanyang caliper, so okay naman. So ang ano lang talaga natin dito is ang rotor disc nya hindi na pantay, no? Kaya pina-replace natin. So makapal pa naman yung kanyang stock na rotor disc, so kaya pina-replace lang natin. So yan guys, kung may ano kayo, may counter kayo na ganun tunog, no? Na katulad sa mirrors na ginagawa natin ngayon. So kung makapal pa po yung inyong brake pads, tapos umiingay, check nyo yung rotor disc nyo. Maaari pong hindi na pantayan dapat nating brake pad, kaya siya umiingay pagka inaapakan natin yung ating brakes, no? So tulad sa mirrors na to, hindi ko agad pinalitan yung rotor disc kasi makapal pa, may tama lang naman kasi yung dalawang gilid nya ng rotor disc. So ngayon ang ginawa natin, pinaresurface natin, no? So ngayon guys, okay na siya, iniikot-ikot na nya. Okay na siya, kahit iniikot-ikot ko na kanina pa, matagal ko na siyang iniikot-ikot, no? So ayos na yung kanyang brake, so wala nang tunog, smooth na apakan, sobrang lambot na apakan yung preno natin, at wala na yung langit-ngit sa kanyang preno. So guys, kung nakapag-share ako sa inyo ngayon, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel, para kung may mga bago tayong upload ay updated po tayo sa lahat ng aking gagawing sasakyan. So ayan guys, hanggang ngayon iniikot-ikot ko pa siya. Ayan. So ayan, wala na siyang langit-ngit, no? Okay na siya. So dati kasi ang gusto ng mayari, brake pad yung papapalitan, na-check natin makapal pa naman yung brake pads. So yung concern lang naman niya, bakit para daw pag na-memreno siya, parang may umiipit na bakal sa kanyang preno sa bandang harapan. So yun nga, na-check natin yung rotor disc lang niya may problema. Ayan. Ayos na mga boss.